Hello guys, nandito po tayo ngayon sa Baaw Barling Charts, no? Dito po kay sa Baaw Camarines Sur. Ito po ngayon guys ay ginagawa itong flooring at talagang nakakamangha guys, ang bilis po nilang magdawa, no? Ng kanilang granite, nakita niyo guys. Oh. Ang nakakamangha pa at nakakabilib, nakakahanga, si Kuya Ipipo ang ating maintenance po dito sa simbahan, ay tinuturuan niya po yung kanya mga labor. So yung mga labor niya guys ay puro nagiging skill dahil sa kanya. Kumusta po kayo Kuya Ipe? Kumusta? Ay, okay lang po. Ito po si Kuya Ipe guys, taga Del Rosario, Baaw. Kung gusto niyo pong magpagawa ng kahit ano pong construction job, pwedeng tiles, pwedeng granite, electrical, pwedeng bubong, electrical, plumbing, sakop niya po yun. Kumusta naman po ang bayad sa inyo kung sakasakali? Ay, okay naman. Okay naman. Hindi naman kayo mataas. Okay naman. Okay. So mga gusto po, naghahanap ng gagawa ng inyong bahay, magpapagawa kayo ng bahay, pwedeng-pwede po ang ating Kuya Ipe na taga Del Rosario, Baaw, Camarines Sur. So, nakita nyo guys, mismong simbahan po sila gumagawa, kaya nakakabilib at overtime sila. Dahil nga ito pong simbahan ay tuloy-tuloy po na may misa. So pag may misa po, kailangan po magamit po yung kanilang flooring. Andito nakita nyo guys, so may mga upuan. So pag nagmimisa guys, hindi siya magagamit ngayon. Temporary off muna, baka maka-aksidente. So yung kanilang maliit na chapel, nagpapamisa si Father. Guys, ilang araw nyo po ginawa to, Kuya Ipe? Nagsimula po lang kanilang punis. Binaklas to. Matlong araw ngayon. So ito lang part na ito ang babaklasin doon po, hindi na? Sa bandang na ano yun? Repair lang muna ka. Doon sa mga repair job po ang ginawa ng ating Kuya Ipe sa mga natutuklap na. Ano pong experience nyo? Bakit nagkakaroon ng mga tuklap ng tiles? So, yung ano kasi yung granite. Ngayon nga kasi yung granite. Mas maganda yung ceramic kahit mabasa, kahit mapasok ng tubig. Hindi basta sa tuklapan. Kasi pinasok kasi ito ng tubig eh, kaya nagkano. Anong huling nagbaha, ano? Kaya nagtutuklapan. Pero ano pong experience nyo? Mas maganda pa rin yung ceramic? Ay, mas maganda yung ceramic. Kahit binaha, ay kahit hindi binaha, hindi na baba. Guys, meron tayo na one tip kay Kuya Ipe na talagang masipag. Ilan na po ang inyong anak? Ay, lima. May limang anak na puro nag-aaral po. May ano ko, yung isa ko dyan, yung sekretarya dito. Ah, nagtatrabaho na rin dito sa simbahan. Yung lahat naman po ay puro malalaki na. Ah, may bunso pa akong limang taon. Okay. So, nag-aaral sa ano, Lako. Nag-aaral na po siya sa Lako. Ng grade? Kinder. Kinder pa lang. Okay. Nakakahanga po ang ating Kuya Ipe. Meron na siyang malalaking anak na nag-aaral. At meron po siyang bunso na nag-aaral, no? Yung kanyang panganay nagtatrabaho na at yung bunso niya ay nag-aaral dito sa Lako. Kinder pala. Oh. Ang misis niyo po, walang trabaho? Ay, yan naman ang paralo po dyan sa simbahan. Ah, so talagang marami kayo dito nagtatrabaho. Anak niyo, asawa niyo, at kayo po mismo. General maintenance kayo dito. Kasi nga, pati painting, kuha niyo, ano? Okay, sa akin po. Sakop niya po ang painting lahat. Pati itong mga upuan, carpentry, lahat na yan. Ilaw, electrical, pati yung mga toilet, kaya nyo. Oo. Pasok nyo na rin yan. Yung guys, ha. Salamat sa inyo, Kuya Ipe, ha, sa inyong oras. Baka nabala ko po kayo. Ay, wala naman ang problem. Sino po yung mga kasama nyo? Mga anak nyo rin ba yan? Mga kaibigan. Kaibigan, yan. Yeah. Yung pag niya rin. Kung tatapusin, o konti na lang. Kung tapos po, maglilinis na lang. Meron po tayong... Maglilinisin na lang. Malilinis. Hanggang ano oras po kayo ngayon sa plano nyo? Hanggang 8 lang to. Hanggang 8 lang sila. Tapos isasara nyo na yung, ano, yung pinto nito. Kayo rin ang pinaka nagsasara. Kami naman. Kaya pala nakikita ko sila. Marami ng paggabi na. Tapos na may isa. Mas maganda ngayon para walang babandalize o maninira, papasok, matutulog, baka magumihan. Tama po si Kuya. Guys, oh, nakita niyo guys, marami po ang nagagawa na nila mula pa doon sa umahan. Kaya-kaya niya po. Ito po yung simbahan ng Saint
Bartolomeu Church. St. Bartolomeu Church. Masyal po kayo dito guys. Maganda pong magsimba dito. Ito po yung pinaka-oldest church sa buong Pilipinas. I think 14 years pa. Meron ba, di ba, nanganak tayo 1970? Ano? Ito po, 14 pa. Di ba? 14 years. 14th century pa guys, naitayo na ito simba. Panahon pa ng mga Kastila. So, maganda pong puntahan at marami pa kayo makikita ang mga istruktura na design pa ng mga Kastila. Okay guys, bye-bye. Sana po ay mabigyan nyo kami ng subscribe. Salamat po. Unom na granite. Ah, unom na tapos steak. Dawang simento.